Gun crazy. Mga dog owners pinoprotesta ang walang hustisyang pagkamatay ng isang aso. Ito si David William Latham, isang kilalang local banker mula sa Bellingham, Washington State. Si Latham ay humaharap sa posibleng pagkabilanggo matapos niyang mabaril at mapatay ang aso ng isang kapitbahay noong isang linggo. Nagsimula ang lahat 7:20 ng gabi noong September 13 nang si Williams, na lasing sa panahong yun, ay nairita sa pagtahol ng aso ng kapitbahay. Kaya kumuha siya ng isang rifle at naglakad papunta sa bahay ni Carrie Chunick at Lois Williams, kung saan binaril niya ang aso ng mag-asawa na si Molly, sabay naglakad paalis nang parang walang nangyari. Kinabol ni Chunick si Latham pero napaawat siya nang tinaas ni Latham ang kanyang mga kamay, hawak pa rin ang baril. Kalaunan ay nadiskubre din ni Latham na hindi pala si Molly ang asong ikinaiirita niya. Ang kawawang si Molly ay namatay makalipas ang kalahating oras sa kamay ng umiiyak na si Williams. Naaresto si Latham at nakadiskubre ang mga otoridad sa isang police search na mayroon siyang siyam na baril sa kanyang bahay. Si Latham ay nakasuhan ng first degree animal cruelty, class C felony at misdemeanor charges of brandishing a weapon and second degree criminal trespassing. Siya ay maaaring makulong ng 5 taon. Sa korte noong isang linggo, nag-plead ng not guilty si Latham at sinabing ang baril na kanyang ginamit ay isang pellet gun. Samantala, ang mga dog owners na nakatira sa iba't ibang estado ay nag-set up ng Facebook page na kanilang tinawag na Justice for Molly the Corgi, na nagkaroon na ng mahigit 10,000 mga likes. Humihingi sila ng maximum sentence para kay Latham. May isang pamilya sa New Hampshire ang nag-aalok na maghatid ng isang replacement dog para sa mag-asawa dahil ang sarili nilang corgi ay nanganak sa mga baby na aso. Ano sa tingin nyo? Paanong dapat na maparusahan si Latham para makabawi sa mag-asawa?